Hello mga kaloding, kumusta at welcome back sa aking channel. Medyo matagal akong nakapag-upload kasi naisulit ako ng dalawang linggo at yun, na-expose lang. At sa awa ng Diyos ay ngayon, mabuti na at balik hanap buhay na kami. Payo ko lang sa inyo kapag nandun kayo sa maraming tao, na-expose kayo. Social distancing talaga kasi mahirap na pag matamaan tayo sa sakit na yan. Naranasan na namin yan, although hindi naman ako nagani positive, pero nilagnat ako noon. Walang ganang kumain, mga 10 araw yata yon. Talagang madadali ka sa manghina yung katawan mo, kaya huwag kayong magpabaya. Okay lang pag nasa bahay kayo. Napakaraming klase ng fishing vessel, pero itong sa amin ang isang set ay binubuo ng tatlong uri. Sa video ito malalaman natin kung ano ang mga galawan ng bawat isa sa operasyon at bago mag-operasyon. Hindi kami makapag-operasyon kapag wala ang bawat isa sa amin. Sa isang set ng fishing vessel, ito ay binubuo ng catcher, mga lifeboat at carrier. Bawat unit ay may kanya-kanyang mga galawan. Ang mga lifeboat, sila yung in charge sa mga isda. Iniipon nila yung mga isda sa payaw. Bago nareyahan ng catcher, siyempre ang catcher sila yung in charge sa pag-uuli ng isda. Mag-areya sila ng lambat. At kami na mga nasa carrier, kami yung kinakargahan ng mga uli nila. Kami din yung in charge kung paano namin mapanatili yung quality ng mga isda, upang maganda yung kita namin. Yan yung mga kanya-kanya naming mga gawain, mga kaluding. Ang gamit pala namin sa pag-preserve ng mga isda, karsayas lang. Tumatagal naman siya ng mga 2 linggo, mahigit pa. At okay pa naman yung appearance ng isda nun, basta tama lang yung pagka-ice. Sa amin kasi, pinagamatagal lang yung 2 linggo. Kadalasan ay 1 linggo lang kami. Maliban na lang kung may sama ng panahon at walang pahuli, yun, medyo matagalan kami noon. Pero kadalasan, mga 1 linggo lang, mahigit, ay ka-uwi na kami. Kaya ayos pa ninyo yung quality ng mga isda, mga kaluding.
kaming mga carrier galing tabi, lahat ng mga order ng nasa laot, sa lifeboat, catcher, dala namin yon. At pagdating namin sa area, didikit sila, kukunin nila yon. At pagkatapos, kung may oras pa, tuloy-tuloy na yan sa operation, mga kaloding. Ganyan yung sistema. Hindi kami magsayang ang oras, lalo na pag mayroong mga isda. Later. Okay mga kaloding, yan ang mga galawan sa isang fishing vessel. Tapos na makuha lahat ng mga kailanganin sa operation, yung mga supply nila, hiwa-hiwalay kami. Kami ay pupunta sa payo na tatalian namin yung catcher at mga lightbot. Iikot-ikot yan sa mga payo na kung saan mayroong mga isda. Iipunin nyo nila at yun yung prospect namin kinabukasan. Ako yung naglo-loading na rin. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na mga videos ko.